Jiran, welcome back to my YouTube channel. Friday's Vlog! Ngayon po ay nakaputi ako pero wala po itong kinalaman. Dahil ngayong araw na to, tatry natin kumain ng puro red foods lang sa loob ng 24 hours. Marami sa inyo nag-request na gawin ko tong challenge na to, actually dati pa. Pero lately ko lang na-realize na bakit hindi natin subukang itry. So nagpalo sa Instagram story ko kung anong color yung gusto nyong itry, kung red or blue, and a lot of you guys said na color red. So ngayon, kakain tayo ng puro red lang ngayong araw. So sa challenge na to, meron lang isang rule. Kung magluto man ako, hindi ko siya pwedeng lagyan ng food coloring or food dye. Dahil tatry nating maghanap ng legit na color red lang talaga. At ngayon lang pala kayo nakasilip sa aking kwarto kasi usually nakikita nyo is itong tapestry na to. At yun ang parang ano. Usually nakikita nyo kasi itong tapestry na to pero ngayon nyo lang nakita itong kama ko sa taas, yung cabinet ko. Yung damit kong parang ahas yung naging. Sa totoo lang, gutom na rin ako. So, umpisa na natin itong araw na to, no? Bago tayo mag-start, shoutout kay Star Valencia, Godwayne Sachi, and Lorraine Martin. Thank you guys so much sa support. Kung gusto nyo ma-shoutout sa next video ko, mag-like, comment, subscribe, and tap the notification bell and be part of the hashtag Notif Squad. So, without further ado, umpisa na natin at tayo na kumain ng red food sa loob ng 24 hours. Yo guys, so nandito na kami sa loob ng supermarket at mag-uumpisa na po kaming maghanap ng color red na food. So, challenge ito. Let's go! So, nandito tayo sa mga cereals. Actually, puro chocolates rin halos lahat. Pero may nakita ko ditong isang eto. Paghihiwalayin ko na lang siguro yung color ng red and yellow and green. Tapos yung red lang yung kukunin ko. So, ito na yung kainin natin. Let's go! Pwede ko ba ito kunin? Pero hindi kasi color red yung nasa loob niya, so bawal. Sarap pa naman. Eh, pero bibiling ko rin. Ito na tayo sa mga beverages. May nakita ako dito, it's itong Ceres na juice. Pero hindi ko kasi sure kung color red ba. Kasi red grape siya, pero hindi ko sure kung color red yung nasa loob. Pero may nakita ako dito, it's cranberry. So ito na lang yung bibili natin kasi halata namang red siya. So tara na. White pa rin siya, wait lang. No, red. No, not red. Oh, wait. Sa haba ng hinanap ko, wala na siguro akong makikitang red na milk. Possible naman siguro yun. Pero ito na lang siguro. Color pink na milk goodness. Strawberry flavor niya. Ito siguro yung close since pwede naman siguro shade naman ng red yung pink. Diba? Tama ba ako? Tama? Thank you ate. So nakakuha na kami ng ground pork. Ito yung lulutuin namin mamayang gabi. Yay! Okay, another para sa breakfast. Kuha tayo ng tender juicy. Hindi ako makakita ng cheese dog pero Diyos ko. So nang umuwi. So ito na lang kunin natin yung pinamalaki. Okay, so nandito lang po tayo sa mga rice at meron akong nakita ditong red rice. Yay! Akala ko hindi ako makakapag-rice ngayong araw pero solid kasi merong red rice. Thank God, I found you. Mukha naman siyang red, so ito na lang. Ito na siguro. Few inches later. So ito na po yung nakuha natin na pushcart. So ito na po yung laman ng pushcart natin, no? Puro red po siya, sobrang sarap sa ice. Meron pa dun sa baba na ground beef at saka hot dog. So sana pati yung presyo mamaya is pleasing rin sa ice kasi po yung dalawang luxury tayo. Tara na, bayaran na natin. So sa
success ang pamimili natin ng mga red food at ito sila. Tatlong paper bags yung nakuha natin sa supermarket and lahat yan puro red food. And excited na rin akong lutuin at kainin kung ano man yung mga napamili natin ngayon. And medyo maaga pa naman, so umpisa na nating magluto at gumawa ng ating breakfast. Let's go! Okay, so para sa breakfast, magluluto tayo ng red rice. Itong red rice na to, ito na yung lulutuin natin para sa buong araw, pati sa hanggang hapunan. Ito na rin yung kakainin natin. Itong tender, juicy, not sponsored na hotdog. And yung pinakamalaki yung kinuha ko. Cereal. And gaya nga sabi ko anina, tatanggalin lang natin. Ihiwalay natin yung colors ng yellow, ng green, at yung red lang yung kakainin natin na cereal. And ito, yung ihahalo natin sa cereal. Color pink na yung pinaka-close na shade sa color red. Kasi lahat, halos talaga ng milk, color white or chocolate na ta siya. So, ito na yung pinaka-close na pwede natin gamitin. So, na kayo mag-inarte. And una natin gagawin ay magsasaing. Let's go! Habang hinihintay nating maluto ang ating red rice, pag-iwa-hiwalayin muna natin to kasi ang kakainin lang natin is color red. So, pag-iwalayin na natin. Dito yung colored, dito yung color. Ikaw na ang pinaka. Wow! Oh my god, ang daming red. Yung mga bukas pa ako matatapos. Feeling ko okay na to. Tinatamad na po kung maghiwalay. Para ganito na karaming na ano, ayan. Feeling ko pwede na to para sa breakfast kasi meron namang rice. So, siguro pwede na yung ganito karami. So, habang hinihintay natin maluto yung rice, kakainin na lang natin tong cereal kasi hindi rin naman siya masyadong marami. Hindi rin siya masyadong mabigat sa ating chan. Kinakabahan akong anong color nito kasi hindi ko pa nakikita. Ooh, pink siya. Let's go, 1, 2, 3. Ooh. Tama ba yung ginawa ko? Kasi ang daming nagtatalo sa buong mundo kung ano ba dapat inuuna. Kung yung cereal tapos yung milk or milk tapos cereal. Hindi ko alam. Pero kasi pag nagaganto kami, inuuna ko muna yung cereal bago yung milk. Para crunchy pa yung cereal. Gets nyo ba? Nakainin na natin kasi ba alam mo. Natapos ko na pong kainin yung cereal at naubos ko yung mga cereal. Pero may tira pa siyang gatas. Pero okay na siguro to. Ay, higupin ko pa ba? Ulit-ulit kong sinasabi na hintay natin yung kanin. Pero habang hinihintay natin yung maluto, maghihiwa muna tayo ng hotdog. At ipaito na rin natin. So, ganito ala kayong binili namin. Di siya cheese dog, pero okay na to. Grabe, sobrang antok na antok pa yung boses ko. Ikaw na ang nilulutuin ko is para sa sarili ko lang kasi iba naman yung niluluto ng mga tao dito para sa buong bahay. So, hiwaan natin siya ng ganito. Ayan, so nakahiwa na po tayo ng tatlong hot dogs at ayan, marumihang hot dog. Yan, prito na natin, tara na. Yan, so naluto na po ang ating red rice. Pero parang brown siya, pero red rice yan. So tara, sandok na tayo. Okay, so natapos na po natin mag-prepare ng breakfast. Naluto na rin yung ating red rice. At napagluto rin tayo ng hotdog. Nakain na rin ako ng cereal kanina. And ang inumin natin sa breakfast is itong cranberry juice. Tara, kain na tayo. Let's go. Kaya na tayo. Oo, kaya na tayo. Yo guys, update. So it's now 9 AM at malapit na pong mag-lunch. Malapit nang magluto. And to be honest, tinatamad po ako, no? Jiro, huwag kayong magpanggap. Tamad po talaga tayo. And since pupunta naman akong bank ngayong araw na to, eh, dadaan na lang kami ng drive-thru after sa bank. Para yun na lang yung lunch namin. Hanap na lang ako ng red food sa Jollibee for sure meron. And yun, let's go.
Yo guys, update. So it's now 12:41 na po at kakagaling lang po namin ng bank at nagawa ko na rin yung mga transaction na dapat kong gawin. And ngayon, papunta na po kami ng Jollibee kasi magda-drive-thru kami at ayan yung gagawin naming lunch, kung lunch. Hindi ko alam kung tama ba kasi red naman yung spaghetti, di ba? So yun na lang bibiling ko. So let's go. Isang pan ng Jolly Spaghetti. A few moments later. Thank you, Kuya. So ayan, nakauwi na kami na, and right now we're gonna eat lunch. So ito yung lunch natin ngayong araw. Wait. Oh. Nag-order ako ng isang pan ng Jollibee Spaghetti. Actually, hindi ko sure kung counted to kasi yung sauce ng spaghetti is color red. Pero yung pasta niya is color white. Ah, sige, red yan. Kasi pag hinalo yan, red yan. Tingnan nyo, haloyin natin. Sobrang solid nung spag kasi punong-puno siya ng sauce. I mean, hindi tinipid. So. Dahil busog pa po ako kaninang umaga sa kinain ko ng breakfast, so hindi po masyadong maraming kakainin natin ngayon. Lipat lang natin dito sa ating plato. Red naman siya, di ba? Pero parang orange. Pero red to. Red yeah. Tama na siguro to. Baka masayang. Huwag tayong kukuha ng sobra-sobra. Huwag tayong takaw-tikim. Takaw-tingin pa. Kung ano lang yung kaya natin ubusan, yun lang yung kukunin natin, okay? Yo guys, update. It's now 6:42 PM at ngayon nakapagpalit na ako, hindi pa po naligo, nakapagpalit lang. And ngayon magluluto na po tayo ng aming hapunan, wait lang. Magluluto na tayo ng aming hapunan at ako'y magluluto ngayon, so excited na ako, luto na tayo, let's go. Okay, so ngayong gabi napagplanuhan ko na ako yung magluluto ng hapunan namin para sa lahat and yung lulutuin natin is color red at ang pangalan ng lulutuin ko ngayon ay Picadillo. Actually, ngayon ko lang rin ito lulutuin. I'm excited. Kahit hindi ako magaling. So, para makapagluto tayo, syempre kailangan nating maghiwa ng mga recados. At ang unang nating hiwain ay carrots. So, bilisan na natin maghiwa. 1, 2, 3, go. O, diba? Next na hiwain natin ay itong sibuyas. Go. O, panis. Ganda ng pagkakahiwa ko ng sibuyas. Okay, next na hiwain natin ay ang bawang. Nasaan na yung bawang? Here we go. Next. Ganito na. Next na hiwain natin is itong bell pepper. 2, 1. Next. Ganito lang po. Next na hiwain is yung patatas. Okay, so bilisan natin yung hiwain. 3, 2, 1, and... Kanina ko pa kinakamay mo. Main ingredients is yung ground beef. So ito yung ground beef na binili namin kanina sa supermarket. Nag-yellow na po siya. Pero excited na akong magluto. So sana kayo rin. Samahan nyo akong magluto ngayong gabi. Ay ito. Yun lang. Luto na tayo in 3, 2, 1. Yay, so natapos na tayo magluto ng dinner at ang niluto natin is ito, upanis. And kakain ako ng red rice, red na ulam at red na inumin. Yay. Yo guys, update. It's now 11:32 PM at kanina pa ako nanonood ng Netflix. Actually, last episode na to ng Kingdom. In seryoso, hindi ko natandaan na meron pa pala akong ginagawang vlog ngayon. Nalimutan ko pong nagfi-film ako, pero ayun. Feeling ko kasi tapos na talaga kasi pagkagising ko naman kinabukasan, tapos na rin yung 24 hours kasi maaga akong nagising kanina. And yun, sana na-enjoy nyo tong video na to kasi ako na-enjoy kong i-film siya pero nahirapan kasi alam nyo yung luto. So yun, thank you so much guys for watching this vlog. If nagustuhan nyo to, just don't forget to give this video a big thumbs up, go subscribe and tap the notification bell para hindi kayo mahuli sa uploads ko every weekend. So yun, sana makita ko ulit kayo next week. And ano pa nga ba sasabihin ko, wala na ata. Yeah. See you guys next week. Stay awesome and God bless.